Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kapamilya, ang mga dapat nating abangan sa pambansang teleserye ng sambayanan, ang FTJ's Batang Quiapo. Isa ka din ba sa masugid na tagaabang? Galit na galit at nahahigh blood na kay David. Mas lalo tayong manggigigil kay David dahil sa pagiging garapal nito. Ngunit may ibubuga pa kaya siya kapag nalaman ni Olga na siya pala ang pumaslang kay Samantha. Gagawin na nga ang lahat ni David upang makasal na siya kay Catherine. Dahil batid niya nga na hindi lang mana ng mga Montenegro ang mapupunta sa kanya, kundi pati na rin ng mga kabalyero. Tutupad naman si Senyora Bettina sa pangako nito kay David dahil ipapakita mismo ni David kay Senyora kung paano niya pinaslang si Samantha. Magugulat naman si Senyor Facundo dahil kumilos si Bettina nang hindi niya alam. Ayon kay Senyor, hindi pa nila sigurado na may kinalaman nga si Samantha sa pagkamatay ni Pablo at hayaan na nga nila na pulis ang mag-imbestiga. Ngunit hindi na nga nakinig si Senyora Bettina at pinanindigan niya. At sigurado umano siya na si Samantha ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang apong si Pablo. Patawa-tawa nga itong si David at napakaangas na sinabi kay Senyor na di kalaunan umano siya na ang makakatuwang nito sa kanilang negosyo, lalo na pag nakasal na sila ni Catherine dahil wala na nga daw itong si Pablo. Hindi na nga napigilan ni Senyor at nag-walk out na siya at pumunta ng kusina. Sakto rin na naroon si Tindeng at humingi siya ng tubig dahil sa tensyon. At dahil alam naman nating na close na sila ni Senyor, ay nagkwento nga si Senyor dahil sa mangyayaring kasalan. Aniya, hindi na ginalang ni Jesus at Bettina ang pagkamatay ni Pablo. Nais daw kasi ni Bettina na makasal agad si Catherine kay Jesus Montenegro. Kaya naman dinamayan ito ni Tindeng. Sa pag-alis si Senyor ay dumating naman si Noy at naikwento ni Tindeng ang nangyari. Dahil sa pamimilit ni Noy ay magagawa nilang makita ang namamanhika na si David dahil naiintriga nga itong si Noy kung sino ba talaga ito. Kaya naman sila na mismo ang pepresenta na maghatid ng makakain sa pagkainan. Laking gulat nila nang marinig nilang si David pala ang Jesus Montenegro. Dito na matatapos ang kayabangan ni David dahil mismong sina Tindeng at Noy ang pipigil sa kasalang mangyayari. Sasabihin kasi ni Tindeng na hindi Jesus ang pangalan nito at apo niya ito. Ito ay si David Di Magiba na pangalawa niyang apo. Laking gulat ng lahat, lalong-lalo na si Ramon. Mapagtatanto kasi niya ang mga huling binitawang salita ni Severino bago ito mamatay. Ibig sabihin umano, hindi talaga ito ang kanyang tunay na anak. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na tagpo sa teleseryeng ito. Kaya naman sabay-sabay natin itong pakaabangan. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay sana huwag kalimutang mag-like at subscribe. Pindutin ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, kapamilya!